Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rack PH. At ngayon pag-uusapan natin ang naibalitang best trade na gagawin ng Miami Heat ngayong 2023. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang preview ng laban ng Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks. Sa kabila nga po ng presensya ni Jimmy Butler at Bam Adebayo sa Miami Heat, ay hirap pa naman nga po sila na makaangat sa standings ng Eastern Conference. Kaya isa na nga po sila ngayon sa mga teams na kailangan na nga po talagang gumawa ng trade kung gusto man nga po nalang maging isang legit na championship contender ngayong season. Nalalapit na naman nga po ang pagsapit ng trade deadline sa buwan ng Pebrero, kaya kailangan na nga po nalang magmandali sa paghanap ng kanilang magiging trade partner. At isa nga po sa mga teams na pwede nga po nalang ngayong kausapin ay ang kupunan ng Chicago Bulls. Bali meron na naman nga daw po sila ngayong isang napakalaking trade na pwedeng gawin at siyang magpapabago ng gusto sa kanilang lineup. At ito nga po ang pagkuha ng Miami Heat kina Zach LaVine at DeMar DeRozan gamit ang kanilang mga players na sina Tyler Hero, Kyle Lowry, Duncan Robinson at ang kanilang tatlong future first round pick na mapupunta naman sa Chicago Bulls. Sa ganyang klaseng trade scenario nga po mga katrops, ay maisasaayos at mareresolbahan na nga po ng Miami Heat at ng Chicago Bulls ang kani-kanilang mga problema. Sa parte nga po ng Miami Heat ay makakabuo na nga po silang muli ng bagong Big Four kasama si Jimmy Butler, Bam Adebayo, Zach LaVine at DeMar DeRozan. Habang pagdating naman nga po sa Chicago Bulls, makakakuha na nga po sila ng mga magagaling na batang players at mga future draft pick para sa pagre-rebuild nila ng kanilang kupunan. Samantala, dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa preview ng laban ng Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks. Pagkatapos nga po mga katrops na magkaroon ng Lakers ng 3 game win streak, ay binabalakan na nga po nila itong extend sa 4 sa kanilang magiging rematch kontra sa Atlanta Hawks na gaganapin na rin naman sa loob ng Crypto.com Arena. Pero hindi rin naman nga po ito magiging madali. Gayong ayon nga po sa nalabas na injury report ng Lakers, hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Anthony Davis at Looney Walker na pare-parang merong injury. At sina Cole Swider at Scottie Pippen Jr. na naglalaro ngayon sa kanilang G League team na South Bay Lakers. Nakalistar naman nga po bilang probable si LeBron James at Russell Westbrook at questionable naman sina Troy Brown Jr. at Damian Jones. Pero sa kabila nga po ng pagkakasama ni LeBron James at Russell Westbrook sa kanilang magiging game, ay inaasahan pa rin na makakapaglaro na siya dito. Kaya mas mataas na rin naman nga po ang kanilang tsansa na manalo sa kanilang game kontra sa Atlanta Hawks na mawawalan rin naman nga po ng tatlong players sa mga katauhan ni Clint Capela, Jared Culver at si Tyrese Martin. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.